Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala. Hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ng aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama na nila si Tomas. Nakapinit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alaga. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig natin sa ating binasang Ebanghelyo ang pagbibigay ni Kristo ng kapayapaan sa kanyang mga disipulo. Kapayapaan. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Dapat po nating malaman kasi tayo mismo nagsasabihan nito. Peace be with you. Peace be with you. Upang hindi natin sinasabi na parang may masabi lang. Yung iba nga sa inyo, parang tumatango na lang, pumapaswit na lang. Psst, psst. Hindi dapat ganon. Dapat makahulugan yon. So dapat nating malaman ano ba ang kahulugan ng kapayapaan yan. Bagay na madali nating malalaman kung makikita natin, mapagninilayan natin, ano ba ang sitwasyon ng mga alagad ni Kristo bago niya sabihin sa kanila ang kapayapaan na ito. Two things. Una, ang kondisyon ng mga alagad bago sila sabihan ng kapayapaan ni Jesus, guilty. Kasi nga, iniwan nila si Kristo. Tinatuwa nila si Kristo. Sila pa naman sa pamamagitan na rin ni Pedro ang nagsabi, pati buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Aba, nang si Kristo ay maaresto na, ay nagpulasan na. Nakaw, hindi ko alam kung saan nagpunta, pero kahit gumamit ka ng largabista, hindi mo makikita sa layo ng pinagpulasan nila. So ano na? Sa madaling sabi, may atraso sila. May utang sila. So eto na si Jesus. Nakaw! Nakasarado ang mga pintuan. Biglang sumulpot na lang sa kanilang kalagitnaan. Bago yan. Fresh pa siyempre sa kanilang mga ulirat. Si Kristo, bumubuhay ng patay. Si Kristo, nagpapalayas ng demonyo. Si Kristo, nagpapagaling anuman ng karamdaman ng kahit sinong tao. Pero iba ito. Ibig sabihin ng eksenang ito, si Kristo'y nabuhay ng totoo. At totoo yung sinasabi niya na sa araw na siya mismo ang nagtakda, sa 3rd araw ako'y mabubuhay. Buhay! Diyos siyang talaga! May atraso ka sa Diyos eh. Tayo nga po. Siguro makaranas tayo na naargabyado. Halimbawa, kinat ka. Siyempre nagalit ka. Hay! Bumaba kang gano'n. Bumaba rin yung nagkat sa'yo. Ang laking tao, may baril pa sa bewang,
Ano magiging reaction mo? Hindi kaya, tinitingnan ko lang kung nasagi kita. Eh, hindi naman pala, okay na, sige, alis na. Ay, teka, magta-traffic pa ako para sa sa'yo. Sige na, Tol. Iba yung ang kalaban. Ay na, mga makapangyarihan. Ang Diyos pa kaya na may ligahan ng langit at lupa sa isang itlap, kaya niya silang parusahan lahat. So dito po natin, magigets kahit pa paano, yung naging reaksyon at damdamin ng mga alagad nang sabihin ni Kristo sa kanila, peace be with you. Ibig sabihin, anuman ang atraso ninyo, anuman ang utang ninyo, okay na. Kalimutan na natin, magsimula muli tayo. Ito dapat ang isa sa maging dating sa atin. Kapag binibigyan tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon through one another. Kasi lahat tayo makasalanan. Lahat tayo in one way or another, nagkaroon ng malaking kasalanan. Hindi man, pag inaccumulate mo yan, malaki, marami na rin yan. Hindi natin dapat isipin na kalaban natin ang Diyos. Indeed, we were. We were enemies of God. And that was before Jesus Christ died for us. Tandaan natin, tayo rin ang nagpako kay Jesus. Tayo rin ang dahilan kung bakit namatay si Jesus. So dahil sa pagkamatay ni Jesus, at dahil na rin sa pagtanggap natin sa ating buhay kay Jesus, hindi na tayo enemies of God. Mahalagang maisip po yun, ha? Kasi papaano ka hihingi ng tulong sa Panginoon kung sa palagay mo, galit siya sa'yo? Ang mangyayari pa, kahit anong mangyaring masama o pangit sa buhay mo, ikukonekta mo yun, galit sa akin si Lord. Babiyahe ka ng monumento, sumakay ka, biyaheng alabang. Siyempre maliligaw ka, ano isipin mo, galit sa akin si Lord. Nagtimpla ka ng kape, kumuha ka ng asukal, kala mo asukal, bitchin pala, asuka kang tuloy na gano'n. Sipin mo, galit sa akin si Lord. Hindi galit sa'yo si Lord. May katangahan ka lang. Seriously, po pwedeng may mga nararanasan tayo na konektadong-konektado sa nagawa nating pagkakasala. Masyadong mahigpit sa'yo mga magulang mo. Bakit? Naging suwail ka sa kanila eh. Nawalan ka ng trabaho, naging irresponsable ka eh. May sakit ka ngayon, hindi mo inalagaan ang sarili mo noon, kahapon eh. May mga ganon. Pero wag mong iisipin na parusa ng Panginoon yon. Connection lang yon. Kasalanan mo, kapabayaan mo, kaya nangyari sa'yo. Consequences lang yon. Pero hindi yon parusa ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? Kasi we won't be at peace kung ang lahat ng ito, hihilingin natin sa Panginoon, alisin na niya. Tapos at the back of our mind, iniisip natin, ang nagbigay ay siya. Paano ka mapapayapa doon? Ano man ang kasalanan mo, kapatid, pinatawad niya, lalong-lalo na, kung isipin mong mas magbago pa. Tingnan po ninyo ang mga alagad, hindi pa man humihingi ng tawad, pinatawad na. And not just that. Sabi ng Panginoon sa kanila, kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo din naman sinusugo ko kayo. Kapatid, baka kung ako yon, sabihin ko sa kanila, okay, pinatatawad ko na kayo, pero yung isugo ko pa kayo, that's too much. Nagkasala kayo eh. I changed my mind. Kukuha, pipili na lang ako ng ibang isusugo ko. Hindi ganun ang Diyos. God is not keeping a record of our wrongdoings. Na para bang nagkasala ka, I changed my plan, in-scrap ko na, hindi ko na itutuloy. Ang Panginoon, itutuloy niya ang magandang niyang plano para sa'yo, maging sa pamilya mo, na naudot lang dahil sa pagkakasala mo. Hindi siya tulad ng tao, nagkikip ng record ng pagkakasala ng kapwa-tao. Katulad halimbawa, magtatrabaho ka, kapag may record ka na krimen, halimbawa, sa NBA ba yun? Tama! Baka hindi ka na makakuha ng mga... Nasayang na ang lahat. Paano na ang lahat sa buhay mo? Ang Diyos ay hindi ganun. Kapatid, kahit ex-convict ka pa, kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa'yo, maniwala ka, may mangyayari pa rin maganda sa buhay mo. Ang Diyos ang siyang nagtakda nito. Siya lamang ang pupwedeng magtultok ng lahat sa buhay mo, hindi ang tao. Amen? So that's the first one. Be at peace. Ano man ang kasalanan, pinatatawad ng Panginoon yan at itutuloy niya ang kanyang magandang kalooban na mangyari para sa atin despite ng ating mga kasalanan. So yun po na una.
Pangalawa, anong kondisyon ng mga disipulo bago sila sabihan ni Kristo, "Peace be with you, kapaan, payapaan para sa inyo." Takot na takot sila. At bakit? Kasi di ba minsan, nasabi ng Panginoon sa kanila, "No servant is greater than his master." Dagdag pa ni Kristo, "Kung ako ay uusigin nila, kayo rin uusigin nila." Oh, ito na. Siyempre, naalala ng mga alagad yan. Inusig na siya. Pinatay na siya. Susunod na tayo. Tara na! Takbo na! Kaya takot na takot sila. Kasi nauna na si Jesus. Susunod na sila. Ito ngayon yung pangalawang sense ng kapayapaan ay binibigay sa kanila ng Panginoon. Peace be with you. Na para bang, tama, nauna ako sa inyo. Susunod kayo. Pero pinangunahan ko kayo, kita nyo naman ako muling nabuhay, hindi sa kabiguan, kundi sa tagumpay. I think this story will help para sa pangalawang puntong ito. Minsan kasi meron daw isang misyonero sa Africa. Nagmi-mission siya. Pupunta siya sa isang misyonerya. Now, as he approached a curve, a winding road, a narrow road, sakay ng kanyang kabayo. Aba, tumigil yung kabayo niya. Naisip niya, may nasense na panganib yung kabayo niya. Hindi naman niya makita. So ang ginawa niya, bumaba siya, "Nakaw!" Makita niya, meron nga dun sa dadaanan nilang makipot na kurbada. May ahas! Ang laki! Ang katawan ay nakatambag sa nakasisilong na sigat ng araw, samantalang yung ulo nakasuksok dun sa may flat na bato. Kinabahan siya, tuloy na sabi niya kay Lord, "Lord, ano ba naman? Nagmi-mission na nga ako, ganito pa, ipararanas mo." May choices naman, na umurong na lang, pero hindi, desidido siya. Kailangan niyang mag-mission, pumunta doon sa missionarya. So ang choice niya, abay talagang, dahil yun lang din ang ruta, patayin ang ahas. Kumuha siya ng isang malaking bato. Pinuntirya niya yung nakasiksik na ulo nito doon sa isang flat na bato. Naisip-isip niya, "Nako, pag ako'y sumablay, patay ako. Kasi ako tutuklawin ito." Mas nakadadagdag pa ng kaba niya, alam niyo? Yung kabayo. Kasi yung kabayo, parang ayaw. So siya, ito na. Talagang binuo niya ang loob niya. At saka pinukol yung ulo ng ahas na ito. Pak! To his surprise, hindi gumalaw katiting man. Ah, saan niya nangyari? Inimbestigahan niya, alam niyo kung ano? Yung ahas pala, patay na. Bago pa niya batuhin, patay na. Ibig sabihin, bago siya, mayroon ng naunang nagdaan na pumatay sa ahas na yan. Hindi niya alam, wala na pala siyang dapat nakatakutan. Mga kapatid, yung sense na sinasabi ng Panginoon sa atin, peace be with you. Hindi ibig sabihin nun, walang problema. Hindi ibig sabihin nun, wala kang dapat katakutan. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka iyak. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka masasaktan. Ang ibig sabihin lamang nun, Deuteronomy 31 verse 8, ang Diyos ay mauuna sa iyo, laging sasayo. Ipagtatanggol ka, ipagsasanggal lang ka, hindi kanya kalilimot, hindi kanya pababayaan. So, huwag kang padala sa takot. Tama namang matakot eh. Kasi malaki yung ahas eh. Katulad na lang ng problema mo. Sinong hindi matatakot? Sinong hindi mag-aalala? Sinong hindi magdududa? Sinong hindi mag-question sa Diyos? Hanggang ngayon, sa pera, gipit ka. Hanggang ngayon, ang sakit mo, malala pa. Hanggang ngayon, hindi maayos ang iyong pamilya. Hanggang ngayon, wala kayong anak na mag-asawa. Hanggang ngayon, ang bigat-bigat ng hanggang ngayon, yung hinihiling mo sa kanya, wala pa. Eh, talagang matatakot ka, talagang mag-aalala ka, talagang kukwestiyon mo siya, talagang ikaw ay magdududa. Okay lang yun sa Panginoon. Yes, okay lang yun! Bastang mahalaga, katulad ng misyonero sa kwento, kahit nanginginig ka na, tumampot ka pa rin ng bato upang ibato mo sa problema na binibigay sa iyo ng Diablo. Gumalaw ka pa rin. Lumaban ka pa rin. Umasa ka pa rin. Tingnan po ninyo, ha?
sa Ebanghelyo. Nagalit pa si Kristo kay Tomas? No. In fact, bumalik siya sa pangalawang pagkakataon, almost exclusively just for Thomas. Could it be na po pwedeng ang Diyos, syempre ay natutuwa kapag tayo sumasampalataya, our faith attracts God. Ang sabi sa Bible, without faith, you cannot please God. Pero could it also be ng ating pagdududa? Yes! Ay nakaka-attract din sa Kanya, nakakakuha ng attention niya. Bakit? Kasi ang pagdududa, hindi naman kawalan ng pananampalataya eh. Kakulangan ng pananampalataya, kabawasan ng pananampalataya, pagkakasakit ng pananampalataya. At bakit mababawasan? Bakit magkukulang? Bakit magkakasakit yung pananampalataya yan? Ikaw ba naman ang magkaroon ng mabibigat, patong-patong, sabay-sabay na mga problema? Hindi mababawasan yan, hindi magkukulang yan, hindi magkakasakit yung pananampalataya yan. And God understands that. God will have mercy on that. O hindi yung mga bataan sabi niya, naparito siya, hindi para sa malulusog, kundi para sa mga may sakit. Kasama dyan, yung mga may sakit sa kanilang pananampalataya. Hindi nga, but, paraphrase na rin natin, sinabi din ng Panginoon, iiwan ko yung 99 na may matibay na pananampalataya. At hahanapin ko, aatensyonan ko, yung nag-iisa na hirap sa buhay niya. And therefore, nagdududa. It's okay to doubt. Basta, huwag kang mananatili sa pagdududa. It's okay na mabawasan yung pananampalataya. Basta, yung bawas na yan, huwag mo nang ibibigay sa diablo yan. Panghawakan mo na yan. Anong sabi ng ating Panginoon? Even your faith, be the size of a mustard seed, it can still move mountains. Popondohan ng Panginoon yung aandap-andap na pananampalataya na yan. Basta, huwag kang bibigay, ha? Huwag kang bibigay. At, kung isipin nga po natin, ngayong kapistahan ng banal na awa ng Diyos. Sige nga, sino ba sa atin ang most deserving ng awa niya? Sino? E di syempre, yung pinaka nangangailangan ng awa niya, yung pinakakawawa sa atin. Taas ang kamay ng pinakakawawa dito. Syempre, hindi mo itataas yung kamay mo. Ayaw mong pagchismisan ka ng katabi mo. Ano ba naman ang magagawa ng chismis nila? Ano ba naman ang magagawa ng awa nila? Ay, kaawa-awa daw siya. Pinaka nakakaawa daw siya. Pero sana, sa kanya, maging honest ka tulad ni Tomas. Huwag kang magkunwaring malakas ka kung sa totoo lang mahina ka. Huwag kang magkunwaring masaya ka kung sa totoo lang malungkot ka. Huwag kang magkunwaring naintindihan mong lahat kung sa totoo lang nalilito ka na. Be honest like Thomas upang katulad ng pagpapacheck up natin sa manggagamot para maibigay sa atin ang tamang treatment at gamot, ang ating dakilang manggagamot, magagamot tayo kung tayo ay magpapakamot. Basta kapatid, laban lang. Let me end with this. Kasi di ba nag-champion yung Hinebra? Isa iiyak na sa Hinebra. Kung sinubaybayan mo yung serie, parang hindi mag-champion, di ba? Kasi sabi ko nga, puro talo nung una. Pero anong naging sikreto? E di yung NST. Never say die attitude nila. Ganon din sa buhay. Kahit parang sub-sub na, aandap-andap ka na, nakasubasub ka na, huwag kang bibitaw, laban. Basta lagi mong iisipin, kaya mo. Kaya mo. Kasi nauna na ang ating Panginoon sa'yo. Basta sumunod ka. Ano man ang mangyari, lumaban ka. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.